years now since PL had left us, but I'm happy that his daughter Misha is continuing the legacy he had left behind. So to Misha and to your team, good luck as you lead the Filipino Martial Arts Hall of Fame and the Modern Arnis Manumano, to which your father is the founder. Hi, it's an honor to have been asked to say a few words in memory of Punon Lakan Nicholas Garatoni, who I've known for just over 5 years. He had a huge influence on me as a martial artist. His generous heart, his warm smile, and his eagerness always to bring martial artists from all styles together was truly inspirational and had a profound effect on me. So this is 4 years since his passing, and I can honestly say that I miss him on a regular basis. Over those years, I used to enjoy the times when I could talk to him on Facebook, message him, ask his counsel and advice on a number of things. He was instrumental in helping me form the UK branch of the Philippine Martial Arts Hall of Fame, and he is truly missed. He did so much for Filipino martial arts by bringing people together from all styles, developing his own system, and obviously the Philippine Martial Arts Hall of Fame, which I have the honour and privilege to be an inductee of, and also UK country director. You are known as the Eagle, the Philippine Eagle, and I know that you're flying high above us and still watching over us all. Bugay. Okay, thank you very much. It's a new video we'd like to present from Australia, from Combat Academy. It's commemorating Punon Lakan's anniversary of his passing. The great effect that Punon had with myself personally, he was not just a mentor, he was also a friend. Taught the intricacies of the Filipino arts, so I've been able to bring them back and pass them on through generations to the Australian population. So, Punon Lakan, we wish you greatly. Everyone say, Pugai, Punon Lakan. Sensei Sir. My secret brother, we miss you so much, and then I really thank you so much for handing us Philippine Martial Arts Hall of Fame. We live forever. And because of you, we have this legacy we inherited from you, and we thank you so much. Your spirit lives with us. Thank you so much. And we'll go to everyone in the Philippines. Congratulations. And keep your training going really hard. Let's keep the legacy of Punon Lakan very strong. Thank you. Okay. Ating pong ginugunita ang buhay ng Punon Lakan, Pit Nicolas, na siyang namuno ng Philippine Martial Arts Hall of Fame. Sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip ay nabuo niya ang Philippine Martial Arts Hall of Fame na naglalayon mabigyan ng gawad pagkilala ang mga alagandang sining na patuloy na nagsasakit upang ipalaganap ang Filipino Martial Arts sa Pilipinas at maging sa ibang mga bansa. Tunay nga po na napaka-brilliant ang kanyang naisip na yun. Nagawa niyang mapagbuklod-buklod ang iba't ibang mga grupo ng Filipino martial artist at mabigyan ng gawad pagkilala ang mga karapat-dapat na mga personalidad sa Filipino martial arts. Sa ngayon nga po, ang Philippine Martial Arts Hall of Fame ay pinanguluhan ng kanyang anak na si Dayang Misha Nicolas Guzman. Patuloy po nating suportahan ang liderato ni Dayang Misha Nicolas Guzman na ipagpatuloy ang adikain ni Punon Lakan Pit Nicolas na pasiglahin ang Filipino martial arts sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Ah.
Kamau FMA. Yeah. Lari, set, go. Pugay! Kami po ay si Lakan Federic Pereno at Lakan John Aeronimo ng Sandata Kamau Filipino National Arts. Kami po ay lubos na nagpapasalamat kay Punong Lakan Garitolin Nicolas. Buong utang na loob ko ang aming binibigay sa kanya dahil sa baka nagawa niya kabutihan para sa amin. Nasa grupo namin. Hindi po namin malilimutan na nagkaroon kami ng isang kuya sa Filipino National Arts. Isang kuya at kaibigan dito sa Filipino National Arts. Kay PL Misha, maraming salamat po sa lahat ng ginawa ng Mount FMA. Okay po, Lakan Choi of Sandata Kamau FMA, and we are here honoring the death of PL Punong Lakan Garitoni Nicolas, and we give the most utmost respect and honor sa lahat ng nagawa niya, especially sa mundo ng FMA, no? And let us continue propagating FMA. More power to you, PL Mission, and to Ma'am FMA, and sa lahat sa ating sa FMA community. Okay po. Okay. Well, good evening. Bali, today is April 18. I remember pag ganitong panahon, ito yung panahon na nagpe-prepare yung group namin. And together with yung group din pala ni Pet Nicolas, no? Magkaiba kami daw. I'm preparing for the World Tai Chi Day, while si Pet naman, nagpe-prepare siya rin sa, I think, sa Hall of Fame, right? I remember several attempts, na ini-invite niya akong umattend doon, at least sa mga ano, kahit doon sa gala night, no? Pero unfortunately, isang beses lang ako naka-attend doon sa Hall of Fame, eh. And again, unfortunately rin, yun na pala yung last time na magkikita kami. It was actually my first and last time na naka-attend ako, and it was also the last time na nagkita kami. Well, anyway, paano nga ba kami nagkakilala na Pet? Actually, sa mga hindi nakakaalam po, Pet Nicolas used to study Tai Chi under the Philippine Luneta Tai Chi Club. Ako po yung isa sa kaklase niya. We actually been studying noon ng I think Tai Chi Fan sa Pamaypay. Okay? And I remember performing with him in front of all those mostly Chinese, mga I think 300 to 500 Chinese yung nanonood habang nagpe-perform kami. Actually, yun yata yung test namin on time na yun bago mag-graduate dun sa lesson. I want to show you something. This is yung... Okay. This is yung certificate na namin nung time na yun, no? Okay. Ang nakakatuwa kasi doon during that time, it was the time nga na nag-perform kami in front of all those people na mostly Chinese, and it was the time also na minention nung pinaka-president ng Luneta Tai Chi Club na bakit daw mas magaling yata yung Pilipino, parang kami yung top doon sa class ng nag-perform, sabi. Di ba nakakatuwa kasi hindi nyo alam na kami pala nila Pet Nicolas ang unang tumalo raw sa mga Chinese, di ba? Funny, di ba? Pero anyway, ayun, sayang alalahanin nga ng mga ganung bagay. It was 2005 nung ano yun? I think it's 2006. Okay. 2006, I mean, 2006 kami nang magkakilala. Tapos yun, naging magkaibigan kami. Although bihirang-bihira kasi kami nakikita nun, eh. Pero every time na may celebration siya, birthday celebration. And I remember, umatin pa ako isang beses dun sa belting ceremony to which in-invite niya ako, and he invited me to perform. Para maraming beses, I think twice yata ako nakapag-perform sa mga event ng
ng group eh, ng Modern Earnest Mano-Mano. Yun, tapos doon, naging magkakaibigan kami. I also have this picture wherein one, okay. Ayan. I don't know if you can see it clearly. Dito sa isang hotel to sa Malate. Magkakasama ba kami rito ni Sir Danny San Joaquin, si Mio, yan, tsaka si Pet nga. This is the time that I invited them dito sa parang, it's a breakfast treat dito sa hotel. Okay, anyway, well, today, we are trying to remember yung celebration ng death anniversary ni Pet Nicolas, pero I always say naman kasi hindi importante yung ano, kung paano siya namatay, sabi nga, kung paano siya nabuhay ng time na yun. The legacy of the eagle, kung tawagin ko, no? Yun. So, salamat sa friendship, salamat sa ano, panahong naging magkakasama tayo kahit medyo hindi ganun kadalas yun at well, hindi marami rin kasing taong hindi nakakaalam. Ito yung isa sa background ni Pet na to na I was surprised nung mabasa ko yung libro niya na nandito tong mga konsepto nito ginagamit niya. Mas isa si Pet sa mga natuto nitong art ng ano, ng Tai Chi na mas malalim, hindi yung galaw ang naging focus niya, parang nandun sa ano, sa konsepto, which is the most important sa pananaw ko, ha. Ayun nga, somehow, somewhere, kahit magkaiba kami ng art, nagkaroon kami ng connection. I think everybody else meron talagang connection sa martial arts. Kung ano mang art yan, everything else is connected. Anyway, again, thank you for inviting me to talk about this, that anniversary niya. So, again, cheers. Maraming salamat po. Thank you. Congratulations. God bless, sir. Greatly missed. Cool guy, Paul. Hello po. Isang pagpupugay sa ating mga kasapi sa MAM, FMA. At malugod po pong tinatanggap yung imbitasyon ni Mamisa na magkaroon ng short talk para sa ating kaibigan si Gary Nicolas. Salamat, Mamisa. At wala po akong masabi doon sa aking matalik na kaibigan. At puro kabutihan yung ginawa niya sa akin. At kahit sa maiksing panahon kami nagkakasama, at talagang lahat ay wala akong masabi. At in honor of our friendship, sinabi ko nga kay Mamisa na para sa lahat ng member ng MAM, FMA, magbibigay ako ng 50% discount sa gym na nasa third floor ng Diamond Building. Hanapin nyo lang po si Mayra. Banggitin nyo lang ang pangalan ko. At yun po, isang pagpupugay para sa lahat ng kasapi. Salamat, Mamisa. At mabuhay po kayo. God bless. Punong lakan, Pet Nicolas. Maraming salamat sa mga aral, pagmamahal, at pamana na iniwan mo para sa ating pambansang martial art and sport, ang Arnis. Pugay po! Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Paul Henry Tipas. Nakasama ni Punong Lakan sa ilang mga activities na may kinalaman sa martial arts. Naging part ako ng Rapido Reyes Mukali. Ako po yung naging head.
sa grupo namin dito sa may Bonifacio Global City. Naging partner ako ng MMDA Martial Arts Club na pinangunahan ni Punong Lakan. Ngayon lang ako makapagsalita kasi nung araw nung kanyang pagpano o sa Lamay, hindi kami nakapunta. Nakakalungkot po talaga kasi ang laki na nagawa sa amin niya na yung Punong Lakan. Ang dami po niya na itulong sa amin, narinig po sa akin yung confidence ko para makapagturo, yung mga advice na naibigay niya para mag-lead. Ang laki-laking bagay po. Hindi ko na-expect na hindi man ako naging miyembro ng Modern Armies mano-mano. Pero binigyan niya ako ng pagkakataon na makasama sa mga activities nila, lalo-lalo na po yung 1FC. Naging part ako ng event official. Napakalaking karangalan po. Siguro po way back 2015 po yata yun. Tapos nagkaroon pa po ng activity sa Archibos o Nisit Boxing kung saan nakasama po yung grupo namin at bigyan ng pagkakataon makapaglaro dun. Marami pa po. Yun nga po, yung sa MDA, nabigyan niya ako ng chance na makapagturo dun. Na-recognize ako as audience instructor. Napakalaking bagay na po. Yung karangalan na natanggap ko kay yung mga yung certificate na natanggap ko kay Punong Lakan, hindi matatawaran kasi ano yun eh, yung makilala ka na hindi na nakilala ka na hindi ka tinuring na fraud o self-proclaim, napakalaking bagay. Doon po ako napapasalamat. Nanginayang po ay Punong Lakan kasi napakarami siya natulungan tao, napakabait. Although sometimes straightforward siya may salita, which is tama rin naman kasi bakit pa natin kailangan i-sugarcoat ang mga bagay ko, alam naman natin na kailangan ituwid yung dapat ituwid. So gusto ko po yung part ng pagturo niya na yun. Siguro kung nandiyan pa si Punong Lakan o kung marinig niya ako, makikita kami balang araw. Pagdating ng panahon, muli magpapasalamat ako sa mga naitulong niya. Maraming maraming salamat at Punong Lakan sa mga nagawa mo sa amin, sa akin, sa grupo ko. Yung certificate na ibinigay mo, hindi matatawaran yun. Hindi mako-question yun na kahit na sino kasi pirmado mo. Maraming maraming salamat sa lahat ng bagay. More power po. At sana maging matibay lalo yung Modern Armies mano-mano na kung saan nandun po yung kapatid ko. Sana maging matibay po lahat ng pagsasamahan. Muli po, maraming maraming salamat. Ako po si Paul Henry. Magandang araw po. Tuputong Lakan, thank you for creating the Hall of Fame. We look forward to support the future Hall of Fame under the guidance of Micha. Sa mga kapatid ko sa larangan ng Arnis, kay Dayang Misa, at sa mga kasapi ng Modern Arnis Mano Mano FMA, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa pagunitan natin sa pagkawala ng ating pinakamamahal na kapatid, kaibigan na si Punong Lakan Garitoni Nicolas, o makilala ng lahat bilang Tony Pet. Marami tayong naaalala na ikapiling pa natin dito sa mundo, masasayang bagay o tagpo, mga kwentong walang patid na animoy kulang ang isang araw. Nakilala ko at nakatagpo personally si Punong Lakan isang linggo bago ganapin ang 3rd Philippine Martial Arts Hall of Fame na ginanap sa Baguio City. Sa aming pagtatong po na yun, para bang matagal na kami magkakilala dahil maraming bagay ang aming napag-usapan na iisang adhikain na ipalaganap ang larangan ng Arnis, hindi lang sa buong Pilipinas at maging sa iba pang malalayong bansa. Nawa ay magsilbi
pangunahin ang hikain ng bawat isa sa atin mula sa banlalaro, tagapagturo, at sa mga namumuno na ipagpatuloy ang kanyang nasimulang proyekto at pagtibayin ang samahan sa iisang hangaring nagkakaisang Pilipino. Muli, aking taus-pusong pag-aalala sa ating kapatid na si Punong Lakan Tony Pet, ang aking laging sambit sa pagkikita nating muli, kapatid. Labis na pagmamahal at panalangin sa lahat. Pugay po at naway ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Mabuhay po. Lincoln Nicholas, on the anniversary of your passing, as you look down upon Misha, colleagues, family, who continue your legacy on your future generations. Pugay, Master. Pugay po, PL. Gusto ko po sanang magpasalamat sa inyo nang dahil po sa inyo ay nakilala tayong mga Pilipino at ang FMA sa iba't ibang bansa. At patuloy pong mabubuhay ang legacy ninyo sa aming mga practitioner ng FMA. Kasi po, nakita po namin kung gaano nyo po kamahal ang FMA at nag-e-enjoy po kayo sa pagtuturo na nagkaroon po kayo ng mga madaming kaibigan. Sana po, gabayan nyo po kami sa tamang daan at para po kami ay patuloy po namin isespread yung FMA sa bagong henerasyon. Again, maraming maraming salamat po sa inyo, PL. Pugay po. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Clark Henry De Paz, isa sa mga naging estudyante ni Sir Pet Nicolas. Kahit sa maisip panahon na nakilala ko siya, ang kanyang pakikisama sa mga estudyante niya ay hindi siya naging mataas, no, na level sa pakikitungo. Hindi lang siya basta teacher sa martial arts, kundi siya ay isa ring kaibigan, tropa, na kung saan open siya sa bawat isa. Isang masayahing tao. At higit sa lahat, dahil kay Sir Pet na ipakilala ang Filipino martial arts, hindi lang sa ating bansa, hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. So para sa bumubuo at sa lahat ng estudyante at mga instructors ng Filipino Martial Arts o Ma'am FMA, mabuhay kayo lahat. Ipagpatuloy lang po natin ang lahat ng mga iniwan ni Sir Pet na prinsipyo, no? Gaya nga ng isang post na nakita ko, isa rin sa mga motto ni Sir Pet, no? When the eagle dies, the feathers left, no? Naiiwan yung kanyang balahibo, no? So sa sitwasyon ngayon, alam natin na bagamat si Sir Pet ay pinagpahinga na, ang grupo ay nakapagpapatuloy at hindi lang basta nagpapatuloy kundi nandyan upang ipakilala pa rin ang Filipino martial arts, no, sa ating bansa. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay. Hi, Sir Pet. I miss you. Maraming salamat sa lahat ng tulong, lahat ng advices mo before. Hindi ko makakalimutan yun.
sana dumating din yung time na magkita tayo ulit kung saan ka man, magtagpo tayo ulit. At lahat ng mga payo mo sa akin na hindi ko makakalimutan, ikaw yung kuya, serpet na tinitingala ko. Salamat sa legacy mo. At alam ko maraming kang natulungan, hindi lang ako. Sana ipagpatuloy ni Misha kung ano yung nasimulan mo sa Modern Ernest. And alam ko kayang-kaya niyo yun. Kayang-kaya niyo sundan lahat ng mga bagay na sinimulan mo noon. Miss na miss ka na namin. And I hope masayang-masaya ako nasaan ka man ngayon. Gabayan mo na lang kami, lalo na yung anak mo at mga apo mo. Till we meet again. I love you. On May 7, 2021, will be your 4th death anniversary. I remember I joined Modernist Filipino Martial Arts year 2018. Sana nagkaroon naman ako ng pagkakataon po makilala ko. Pero hindi man ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala ko ng personal. Nakilala ko naman po yung sister niya. Na habang tumatagal po, mas lalo ko pong minamahal yung sister niya. I would like to say thank you po. Thank you sa iniwan niyo po para sa amin. Iniwan niyo para sa mga taong gusto matuto na katulad ko. Maraming salamat. Isa sa mga librong sinulat ni Punong Lakan. Kung yung binabasa ko itong libro na ito, parang nakakausap ko si Sir Pet. Si Sir Pet, teacher, kaibigan, hindi ko makakalimutan ang mga itinuro ni Punong Lakan. Sa ginanonon, maging estudyante nga. Naging malaking parte siya ng pag-aaral ko ng Filipino Martial Life. Ako po si Ronald Kahanap, MAMPA member 2369. Pugay. Pugay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. I hope you guys are in good shape and coping up with the pandemic. Sana po lagi kayo mag-iingat. Mahirap po magkaroon ng virus. Ingat po kayo palagi. Well, I'm invited by Punong Lakambini Misha to say something about her father kay Punong Lakan. Wala naman ako masyadong masabi sa iyo, Punong Lakan, kundi ang magpasalamat sa mga naitulong at naituro mo sa akin. Tatanawin ko po yung isang habang buhay na utang na loob sa inyo. At ang ganti po ay hindi naman nababayaran ng pera gaya ng sinasabi niyo palagi, kundi ang makapag-propagate lang at makapagturo ng maayos, lalong-lalo na sa mga kabataan. Meron na po akong sariling gym ngayon, ang Destiny Training Center, at patuloy po ang pagturo ko, pag-propagate ko ng Arnis sa college students. Okay? I hope you are proud of that, and I know you are proud of that. Kung saan ka man ngayon naroon, alam ko ay masaya ka. At ang anak mo naman na si Misha ay isang mabuting tao at patuloy pa rin ang pagpapalaganap niya ng Modern Ernest Manumanong Filipino Martial Arts. Gaya ng pangako ko sa iyo, lahat ng magandang gagawin ni Misha patungkol sa Modern Ernest ay aking susuportahan. Bilang ganti ko sa mga na naitulong mo po sa akin. Hindi lang sa akin, marami pa kapang natulungan na Filipino martial artist. At hindi ko na po isa-isahin, marami kami. Ngayon po ay ginagawa namin ang mga mabuting bagay na iyong naituro. Lagi ka namin naalala po nung Lakan. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa huli, magkikita tayo sa langit. Pugay. Sa nalalapit na 10th anniversary ni Punong Lakan na garito ni Pete Nicolas sa ating takilang guro sa larangan ng Armis at sa pamilya ni Punong Lakan sa kay
Dayang na successor ni Punong Lakan, Dayang Misha Nicolas. Naalala ko pa nung sabi ni Punong Lakan nung nag-aaral ako sa kanya. Nung time na talagang hitik ang training at mahigpit si Punong Lakan nung time na yun. Talagang kasi gusto niya gumaling at maging magaling talaga ang estudyante niya. So talagang tinuturo niya, inaapakan yung mga instances. Yung mga naalala ko sa mga pagtuturo ni PL. At saka nababaybay yung tamang katuruan. So, and then, kapag vacation ako ng mga ilang taon, pagbalik ko doon sa Cartimar, natutuwa si PL that time. Kasi sabi niya, kahit na matagal ako na nagpahinga, pero yung galaw ko, nandun pa rin. So sabi niya, hindi nagbago yung mga galaw mo, ah. Talagang na-maintain. So isa yun sa naging basihan ko sa kay PL kung paano siya magturo na ipapamana niya ng tama sa kanyang mga estudyante. So bilang estudyante ni Punong Lakan Nicolas, pinagmamalaki ko po yun. Maraming salamat sa kay PL. Hindi makakalimutan ang lahat ng ginawa niyang kagandahan para i-propagate ang ating Armis. Ang dami niyang ginawa tungkol sa Armis. At ang dami niyang natulungan. So, maraming salamat sa kay Punong Lakan. Hindi ka namin makakalimutan, Punong Lakan. Mananatili ka sa amin. Maybe ang kamatayan ay 100 lang na kung saan tayo ay lilisan dito sa mundong ibabaw. Ngunit, maiiwan ang ating mga legacy, ang ating kaalaman na kung saan na-share natin, naipamahagi sa ating mga mag-aaral. At sila ay naging guro na naging bunga ng inyong pagtuturo. Maraming salamat po, Punong Lakan. Okay. Assalamualaikum everyone. Kamusta po kayo? Sa darating na May 7, 2021 ay gugunitain natin ang 3rd anibersaryo kung saan ang ating mahal na Punong Lakan, ganito repet, si Nicolas ay namayapa na at kasama na ang ating buong may kapal. Isang karangalan po ang maging estudyante ni Punong Lakan dahil sa hindi lang niya ako tinuruan kung paano gumamit ng Armis. Hindi tinuruan din po niya ako kung paano maging matatag at panindigan, laban lang at tumayo at harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Bagamat ang kanyang pagkawala ay naging dagok sa mundo ng mga arisador, hindi po yun dapat magwakas, o itigil, o hinto. Kaya nagpapasalamat ako dahil sa kanyang anak na si Dayang Misha Nicolas ay pinagpapatuloy ngayon ang kanyang legacy. Siya po ay isang babae, pero siya po ay isang matatag, matapang, ginagampanan niya ang lahat ng mga responsibilidad na iniatang sa kanya ni Punong Lakan. Sa inyong lahat po, naway, samahan niyo ako, samahan niyo kami na gunitain at ipanalangin si Punong Lakan, ganito ni Petsi Nicolas sa darating na May 7, 2021. Saan man siya naroon, saan ka man naroon, pare ko'y, ako ay nagpupugay sa iyo. At sa iyo, Dayang Misha, dahil ikaw ang inheritance ni Punong Lakan, pugay din sa iyo. At sa lahat ng mga kasama ko sa Modernist Manuan ng Filipino Martial Arts, pugay din po sa inyo. Kaisa po tayo, walang iwanan, laban lang,
Arnis Atinito. Salam. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Maki, isa po sa mga estudyante ni Sir Pet. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng kanyang mga kaanak, mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kapamilya. At ganoon din po sa mga kaibigan ni Sir Pet, kaibigan namin sa mundo ng Pilipino Martial Arts, mula sa iba't ibang grupo ng mga martial artists na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa aming kayanan. At yun din siyempre sa aming mga estudyante na patuloy na nagpapaturo at nagsasanay ng sistema ng Arnis Nicolas System. At ganoon din po sa aming mga mentors, mga masters, mga senior instructor ng mga MMA na patuloy na nagbibigay ng payo, nagpapalakas ng aming loob upang ipagpatuloy ang sistema ito. Ako po naniniwala na ang nagpahinga lang ni Sir Pet ay ang kanyang katawan. Ngunit ang kanyang layunin na magpatuloy ang sistema ito para may bahagi sa ating mga kapwa-tao ay hindi po nagpapahinga. Sa katunayan po, nandiyan po si Mamisha para ipagpatuloy ang kanyang atikain, legacy. So maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Stay safe po. To my beloved uncle who had passed, I just want to say thank you so much for all you did for me when I was there in the Philippines. Thank you for giving me my first tattoo, my first motorcycle bike ride, and all the Arnis lessons you have taught me. Thank you for showing me around in the Philippines. I miss you so much. I wish you were still here with us in the family. You have shown me a new path with the connections of nature and animals. I'll never forget your quote, and that is, if an eagle dies, he leaves his feather. If a man dies, his memory remains. I'll never forget all the memories and laughs we had together. I'll keep them close to my heart and soul. You will be forever remembered in our family and in our hearts, especially mine. I love you so much, and stay safe, and please always guide our family to the light. And to my family, I love you so much. We'll get through this, and stay safe. Love you guys. Bye. Happy 45th anniversary to my twin brother, Punong Lakan Pet Nicolas. I miss you. Love you. Hi, Tony Pet, my brother, Punong Lakan. And it's been 4 years since you passed away. And we miss you, and we love you. And we always cherish all the memories that we have together. And thank you for all your legacy and achievement in the Arnis world. And I'm still wearing the uniform that you gave me and the Arnis that you gave me. I always cherish it. And we really miss you a lot. And may God bless you. And your daughter, Misha, still continuing your legacy to teach other students. And hopefully my kids, once we get home, and she could teach my kids how to do the Arnis too. And we miss you, I love you. And thank you so much. This greetings is for Punong Lakan Garitoni, Tony Pet Nicolas. Pet, this is Ate. I know you don't hear me or see me anymore, but I know your spirit is always here and guiding us. Sobrang miss ka namin nila Mami, ni Neil, ni Gary, nila Kuya Alain mo, nila Portia, lalong-lalo na si Janjan, si Misha, mga apo mo. Sobra kang miss na naming lahat. It's been 4 years since you've been gone, and alam kong masaya ka na and happy kasama ng Papa and of course si Lord. Magkikita rin tayo someday, and I will keep on praying for you. I love you so much, Pet, and may your soul rest in peace. I love you again, Pet. Happy death anniversary, Lolo Pet. We love you. Sana happy ka dyan sa heaven. Hey, hello, Ninong Mio at Lolo Pet. Sana okay lang kayo dyan.
Hi, Pa. Happy death anniversary. We love you. Pa, thank you po sa lahat ng mga nagawa nyo. Hindi lang sa family, kundi sa industriya ng martial arts. Pagpapatuloy namin lahat ng mga nasimulan mo sa larangan ng martial arts sa Agnes. Karamay namin yung mga taong sumusuporta, mga sudyante, mga kaibigan na nandiyan lagi. Saludo kami sa iyo pa sa mga nagawa mo. We miss you and I love you. Sa mga kaibigan po, thank you po sa inyong lahat sa pagmamahal, suporta na ibinibigay nyo kay Papa, kay Punong Lakan, at sa Mother Ernest Panumano Filipino Martial Arts. Pugay po.